Sa wakas, Wami Chongson bound to SMB na at Chris Newsom to Barangay Ginebra. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Mas pinatitindi nga mga ka-idol ang tagpo at harapan sa All Filipino Conference, lalo pat nakikita natin talaga kung sino-sino nga bang team ang malakas kapag walang import at sino-sino nga bang individual ang mas pinalakas pa. Katulad na lamang na naging resulta, mga ka-idol, kung saan nakuha nga ni Cady Flores ang Rookie of the Week, habang ito namang si Robert Bolick ang naging number 1 move of the week. At ito namang si Jeff Shen, mga ka-idol, ang naging 3-pointer of the week. Na kung mapapansin nga, mga ka-idol, na kung dinalipat itong si Robert Bolick ay puro Northport Batang Pierre ang nangingibabaw ngayong linggo. Na kung titingnan nga natin ang standing, mga ka-idol, pinangungunahan niya ng Blackwater Bossing na may 3 panalo at wala pa nga silang talo. Habang sinundan ng Barangay Ginebra na may 2 panalo at wala pang talo. And Lexode Warriors na may 3 panalo at 1 talo, gayon din naman ang Northport Batang Pierre. TNT Tropang Giga na may 2 panalo at 1 talo, Tira Firma, gayon din Meralco Bolts na may 1 panalo pa lamang 3 talo na Phoenix Super LPG na may 2 talo na at wala pang naipapanalong laban, gayon din naman ang Rain or Shine na may 3 talo na Converge Fiber Xers na tila nangungulelat na nga. At inaabangan din ang laban ng defending champion na San Miguel Beermen at ang lagi nakakapasok sa semifinals na Magnolia Hotshots. Matatandaan ang Converge Fiber Xers din ang nangulelat nung Commissioner's Cup at tila strategy nga ba ng Converge Fiber Xers para makuha itong si Justin Baltazar na matagal na rin nilang tinatarget? O mahina rin talaga ang lineup ngayon ng Converge Fiber Xers na makikita naman talaga natin, mga ka-idol? At kung babalikan nga natin ang ilan sa mga matitinding laban sa nakarang linggo, mga ka-idol, ay tinalo nga ng TNT ang Tira Firma sa score na 197 at naging best player of the game dyan ay walang iba kundi si Henry Galinato na nakakuha nga ng 17 points, 11 rebounds. At tinalo naman ng NLEX ang Converge Fiber Xers sa score na 115-93 na naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si Robert Bolick na nakakuha ng 46 points, 8 assists at 5 rebounds. Habang tinalo din ng Northport Batang Pierre ang Meralco Bolts sa score na 90-85 na naging best player of the game dyan nga ay walang iba kundi si JM Calma na nakakuha ng 16 points, 8 rebounds. At syempre sa pangalawang pagkakataon at inabangang laban ng Gin Kings kontra Phoenix, sinalo nga nilang Phoenix sa score na 102-92 nang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si Ralco, mga ka-idol, na nakakuha ng 12 points. Kapansin-pansin nga, mga ka-idol, na tila nag-stand out ang mga batang player ng Barangay Ginebra. Nandyan nga itong si Nwubere, gayon din itong si Jason David at itong ang si Ralco. Nang itong ang si Scary Thompson ay hindi pa nakakabalik, nabigyan sila ng pagkakataon na makapaglaro at mabigyan ng mas magandang playing time, mga ka-idol. Nasa kabilang banda naman yung masasabi natin, malakas pa rin ang lineup ng Barangay Ginebra kahit wala pa nga itong si Scary Thompson, na ayon nga kay Coach Tim Cone ay wala pang kasiguraduhan kung kailan makakabalik itong si Scary Thompson, lalo pat nagpapagaling pa nga ito sa kanyang injuring natamo, mga ka-idol. Tanging dasal lamang para kay Scary Thompson nang sa ganun ay makita rin natin ang kanyang aksyon ngayong All Filipino Conference. At ito namang si JB ay sinasabi nga na maglalaro pansamantala sa Indonesia habang naghihintay sa darating na Governor's Cup kung saan siya pa rin na magiging import ng Barangay Ginebra. Nagsimula man, mga ka-idol, ng All Filipino Conference, tila marami pa rin naglabas sa mga trade rumors. Katulad na lamang nitong si Winston na nasa trading block daw ng Converge Fiber Xers. Lalo pa nga't sa isang post nga ni Snow Baduway, nagbigay siya ng hint na itong si Winston nga ay maaaring ma-trade ng Converge Fiber Xers. Habang balibalita naman na tinatarget ni Coach Trejes at ng TNT ang first round pick na rookie na itong si Stephen Holt ng Tira Firma. Balibalita din naman, mga ka-idol, na itong si Wami Chongson ay tuloy nang makukuha ng SMB at siya nga ang target mismo. Habang ang Barangay Ginebra man hindi pa huli dahil ipagpapatuloy nilang pagkuha kay Chris Newsom. Bagamat sinasabi nga na itong si Chris Newsom ay ino-offer na ng Meralco Bolts sa iba't ibang team katulad ng NLEX, Blackwater, Converge. Alam natin, mga ka-idol, na ang patak o bagsak nitong si Chris Newsom ay sa Barangay Ginebra. Lalo pat paboritong paborito nga siya ni Coach Tim Cone at matagal na nga rin pinapangarap ni Coach Tim Cone na makasama sa lineup itong si Chris Newsom. Na kung kayong tatanungin ko, mga ka-idol, magandang additional player ba itong si Chris Newsom sa lineup ng Barangay Ginebra? Sang-ayon ba kayo sa maaaring maging desisyon? Kung ano niya kasagutan, suggestion, question, advice,
Just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.